Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, September 30. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Luke 10, 1-12. Ako po si Father Luciano Filoni, Parish Priest ng Kristong Hari, Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Sabi ng ebanghelyo, after this, the Lord appointed 72 others, disciples, and sent them two by two ahead of Him to every town and place where He Himself was to go. And He said to them, the harvest is plentiful, but the workers are few, so you must ask the Lord of the harvest to send workers to His harvest. Ang nagustuhan ko dito is, laging inclusive ang mga alagad ng Panginoon ay nakahanap ng mga kapwang alagad. Ang mga naglilingkod sa Panginoon ay nakahanap ng kapwa naglilingkod. Batid po natin na ang trabaho ay napakalaki at hindi ko kaya maging ang tanging alagad ng Panginoon. Hindi ko kaya ang gawin ko lang yung pinagawa ng Diyos sa akin. In other words, yung alam mo na hindi ka nag-iisa at kailangan mag-imbita, magkumbida, magyaya ng ibang tao dahil hindi ikaw ang sentro ng gawa ng Diyos. Ang gawa ng Diyos ay gawa ng Diyos kasama ng marami naglilingkod sa Diyos. And so, ikaw ay nakahanap ng ibang kasamahan. Alam mo na ang trabaho ay hindi dapat sinasarili mo lang. If you are feeling too much stress, baka masyadong sinusolo ang problema. Masyadong binibitbit mo ang buong mundo. Masyadong tinitake yung responsibility as personal. Na parang ikaw lang ang may responsibilidad buhating at dalhin ang problema ng pamilya. Na parang ikaw lang ang magiging source of strength or magsusustento sa buong pamilya. Minsan yung pananaw na ako at ako lang mag-isa ang magtawit ng pamilyang ito or ng chapel na ito or ng ministry na ito, that is the wrong pananaw sa buhay. Gusto ng Panginoon na never you will be bringing everything, carrying the world alone. Hanap ka ng kasama kasi ang pagiging alagad ng Panginoon ay pagiging alagad na may mga kasama. Serving the Lord with others ay ang puso ng pagiging simbahan. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ang good news sa social media at gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.